pasado alas 6 umaga ng May 16. Pauwi mula sa recording ang aktor na si Arthur Albrenica. Ang pag-uwi namin, mga alas 6 na kami natapos, may araw na. Kasama ko yung driver ko. Siya na yung pinag-drive ko, sobrang pagod ko. Ang kotseng gamit ng aktor ay kanyang bagong biling sasakyan. Excited na nga ako ng araw na yun kasi pwede ko na ipagyabang yung sasakyan. Kasi nung before nun, kasi naka-hold pa siya dahil pinipreserve siya sa launch ng Fast 6. Yun daw kasi ang unang pagkakataon na maimamaneho niya ang sasakyan matapos ipagamit sa Hollywood actor na si Vin Diesel para sa premiere ng kanyang bagong pelikula. Dahil sa kagustuhan makauwi at makaidlip agad, bago ang susunod na taping, mabilis daw ang kanilang takbo. Kasalanan ako, pinagmadali ko siya kasi naantok na talaga ako eh. Gusto ko na makauwi. Tapos didiretso pa kasi kami sa taping. Gusto ko makatulog kahit mga ilang oras lang. Pagmamadali namin, sa bilis namin, may mas mabilis pa sa amin. May motor na biglang umano sa kanan namin. Yung driver ko na bigla. Napaganun siya and out of control kami. Tapos may iniwasan pa kami, may kasalubong, iniwasan pa namin. Tapos sumalpok kami sa isang poste sa Morato. Ay, mabuti na lang at wala kami tinamaan. Sabi mo, anong damage nung sasakyan dun sa pagkakahampas sa poste? Siguro mga 2 inches na lang makalagpas na kami. Sumabit lang talaga yung headlight. Tapos natamaan yung gilid. Tapos yung mags. Nagasgas. So wala namang major na inarek yung sasakyan. Pero pinagpapasalamat pa rin ng aktor na hindi sila nasaktan ng kanyang driver. Salamat sa Diyos. Opo, wala. Pati wala driver po. Mo, wala. Opo, wala po. Eh, yung material, okay lang eh. Malaking aral daw ang iniwan ng aksidente kay Arthur. Anong aral na naramdaman mo dito? Sa susunod, kahit anong antok mo, huwag magmamabilis. Hindi yun way para magising ka. Kumbaga, kung di mo na talaga kaya, ipahinga mo na. Kumbaga, ibilin mo na sa iba. At ano na lang, ingat na lang. Ingat na lang sa pagmamano. Laging minor lang, huwag magmamabilis. Kinonsulta namin ang nangyari kay Arthur kay Engineer Alberto Swansing, Secretary General ng Philippine Global Road Safety Partnership. Kung maharap daw sa parehong sitwasyon, nabiglang may sumulpot na motorsiklo sa daan. Tama lang na iwasang mabangga ito. Pero siguraduhin din daw na tantiyado at kalkulado pa rin ang cabing ang manibela. Ito ang itsura ng sasakyan kapag bumangga siya at 60 kilometers per hour. The same vehicle, pagka tumatakbo siya at 100 kilometers per hour, paliwanag dyan na yung speed is a factor dun sa extent ng damage na maaaring sapitin ng isang sasakyan. Kung sakali namang hindi na naiwasan at aktong babangga na sa poste ang sasakyan, dagdukay si Engineer Swansing ng tamang posisyon sa loob ng sasakyan para maprotektahan ang ulo at katawan sa mas malalang pinsala. Pinaka pwede mong gawin is you brace yourself na para nga minimal ang damage sa'yo, no? Ang aming palaging advice is dapat proactive ka palagi eh. Sa pagmamaneho, kaya nga tinasabi namin, defensive driving ang palagi mong gagawin, ano? Dahil walang pinipili ang aksidente at laging tandaan, wala nang mas mahalaga pa sa pagsasaalang-alang sa buhay at kaligtasan. Kaya mga kapuso, maging alisto!